Hola, hola motoristas! JT here again and welcome to MoTour, kung saan naglilibo tayo ng buong Pilipinas at sinishare sa inyo ang experience ko and adventure ko through my vlogs. Kaya don't forget to subscribe para hindi nyo ma-miss yung mga susunod na adventures. Anyway, nandito tayo sa ride ngayon ng Tayabas. So galing tayong Tayabas, pauwi tayo dahil wala rin naman tayong ginagawa. Might as well, let's do a motovlog. Kasi itong part na to na motovlog natin to, so kung hindi nyo pa napapanood yun, click the link above. Since na dito na tayo dumaan na going there, hindi na natin to feature. So mag-motovlog na tayo. And ang topic nga natin today is ano nang mangyayari? Sir JT, ano nang mangyayari sa 81 provinces? Libot Pilipinas Quest mo. Anong petsa na? 3 years dapat 'yon, 'di ba? 81 provinces, 2 wheels, 3 years na hindi na naging 3 years. Nag 3 years nung 2020, nung October dapat. Eh ano na ngayon, 2021 na. So ano nang mangyayari? Supposedly, ang target ko is ngayong 2021. Yun ang pinlano ko. Batanes, Mindanao, dapat ngayon naka-schedule pero wala eh. Hindi natin inakalang magiging ganito kalala yung situation natin. Ibig sabihin, hindi natin inakalang lalala pa yung mga cases, dadami. Tapos yung herd immunity medyo malayo pa, parang suntok pa sa buwan anytime soon. So, we had to postpone it again. Again, actually nakabili na tayo ng ticket going to Batanes. Sa mga hindi pa nakakaalam, o kaya mga nagtatanong, Sir JT, ilang provinces na ba? Or ano na lang yung natitira yung provinces na hindi pa napupuntahan? Out of all the 81 provinces, ito na lang ang hindi pa natin natutour. First is yung northernmost, yung top, nasa tuktok ng Pilipinas, yung Batanes. Which is dapat nga May ngayon, nung May 19 dapat yung flight namin na na-cancel nga. Na-cancel ng Philippine Airlines dahil sa pandemic, na-cancel pa rin. Yun, so na-cancel. And supposedly nga, Batanes tayo. And then, so Batanes na lang, Southern Leyte, no? Southern Leyte, and the whole Mindanao. Motoristas, yun na lang. Yun na lang ang provinces na hindi pa natin natutour. So yun ang plano dapat natin tatapusin natin. Ang first Mindanao dapat natin na biyahe is June. Pagkatapos ng Batanes natin ay May, June tayo. Siguro 2 weeks tayo doon. And then, kasi tatlong batches yan motoristas. Tatlong batches ang Mindanao natin. First batch nga is June. And then, August 3rd is September. So meron tayong allowance na isa pang buwan. Kung sakaling madelay pa sana yung last leg ng Mindanao natin. So tapos sana. Tapos ang 81 provinces sana natin ngayong taon. Kaya lang, mukhang malabo na naman. Anyway, syempre priority natin ang safety natin. So, natanggap ko na. Medyo natagalan pero natanggap ko na. Uy, virtual San Isidro Pahiyas Festival. Singit tayo. Nakamukhang di yata tayo pa pwede. Kala ako mag-virtual festival tayo. Okay, where were we? Ayun. So hindi natin maano, medyo natagalan pero finally natanggap din natin motoristas na hindi talaga natin matatapos yun. Hopefully next year, pero tingin ko at antsa ko based sa itsura ng ating kalagayan ngayon, mukhang 2023 pa tayo matutuloy. Anyway, masaklap yun, lalo na sa akin. Gusto ko sanang tapusin yun ng bago mag 2021. Hindi ko na nasabihin kung bakit, pero yun ang mission ko sana. Gusto ko talaga siyang matapos ng 2021. Kaya lang sabi ko nga, hindi posible. So ano mangyayari? Ipagpapaliban natin. Sabi ko nga, safety first. Okay? Sana kayong mga loyal subscribers, mga solid motoristas, sana kahit madelay tayo ay sumuporta pa rin kayo. Don't worry, kahit napakahirap pong gumawa ng content. Dahil nga ang content natin is 81 provinces, di ba? So hindi rin naman tayo basta-basta makaalis. Laging may risk. So we'll do still our best para maipasyal ko kayo. So you can keep your sanity, di ba? Kasi nakakabaliw talaga yung quarantine, di ba? So sa pamamagitan na lang nito motoristas, at least kahit papaano, makabawasan natin ang syempre yung anxieties, di ba? Dahil na-trap kayo sa bahay. So ako nang bahala sa inyong mag-tour kahit papaano. Again, syempre dapat nag-iingat pa rin tayo. Okay, so ano nga ba? In short, madidelay po again ang Mindanao natin. Sa mga nagtatanong, motorista sa Mindanao, I'm sorry and I feel bad as well. Sad news, hindi ko pa kayo mamimit anytime soon. Kasi gusto rin naman natin, alam nyo, pwede nating pilitin makapunta ng Mindanao eh, no? Kung gugustuhin, may paraan. Pero ganun ba yung gusto nating tour? Ganun ba yung gusto nating pagdating doon? Takot na takot ka, ingat na ingat ka, wala kang mapuntahan. Yun ba ang tour na gusto natin? Syempre hindi.
gusto natin pagdating natin sa Mindanao eh makakapag-tour tayo ng maayos, kasi sayang naman nandun na tayo eh, diba? So yun ang gusto nating ma-achieve. Huwag nating pilitin kasi pangit din eh. Nasa makarating kami ng Mindanao tapos wala man lang kaming ma-feature na tourist destination kasi sarado, diba? And hindi ko rin kayo mamimit ng maayos. Magmimit tayo tapos social distancing, ang corny naman, diba? So mas gusto na natin magmimit tayo maayos na, diba? Let's meet ng tulad ng mga ginawa namin sa ibang provinces. Gusto ko pag nagkita tayo, pwede ko na kayong kamayan, pwede ko na kayong i-fist bump, pwede ko kayong akbayan sa pictures. Yun ang gusto ko, di ba? So patience lang tayo, darating din tayo dyan, okay, mag-alala. Itutour din natin ang mga mahal nyong tourist destinations at mahal nyong lugar, ma-feature din natin yan. So sa ngayon, sabi ko nga, I'll do my best to create more contents for you para maipasyal ko kayo, and hopefully sana suportahan nyo pa rin po ang MoTour habang hinihintay natin yung pinaka-content natin. Okay? So yun po ang mangyayari sa 81 provinces natin. Alam ko marami ng gustong-gustong makahawak at makapagdikit ng motor stickers, no, sa mga motor nila. Yun lagi yan na nababasa ko. Pa-sticker ka naman, Sir JT. Siyempre, gusto natin. Ako mismo mag-aabot sa inyo, di ba? Mabibigay ko sa inyo in person. Kaya lang dahil nga anytime soon, hindi pa mangyayari yun. We'll try our best para yung mga partner establishments natin. Tingnan natin, no? I can't promise, pero pwede natin gawin. Mag-iiwan tayo ng sticker doon. Tapos at least pwede nyo puntahan doon kung solid motorista ka. Di ba? Yun ang plans natin, and abangan nyo yung kung saan mga establishments yon. Okay, isa pang tanong, no? Isa pang tanong na lagi ko rin naririnig or nababasa, eh, Sir JT, ano na bang motor nyo? Ano na bang plano nyo? Magbibili ba kayo ng motor? Teka, ang ingay ng tambucha ito si Omar. Layo tayong konti. Baka hindi nyo lang ako naririnig. So ganito ang plano natin, no? Alam nyo naman, marami kasing mga nagtataka, no? Papalit-palit kasi tayo ng mga motor sa videos. Kasi motoristas, nagre-review tayo ng mga motor. So ang ginagawa natin, humihiram tayo, no, sa mga manufacturers. Humihiram tayo ng mga motor nila para ma-review natin. And syempre, alam naman nila, no, na set natin yung expectations nila. Na syempre, kahit pinahiram tayo, we will be very honest sa mga reviews natin. Mga napapansin nating mga pros and cons, babanggitin natin doon. Anyway, yun nga, so kaya papalit-palit tayo ng motor. And recently nga po, puro mga scooters yung na-review natin. Ang tanong nga is, ano ba talagang magiging motor na natin? Ganito, motoristas, sabi ko na to sa isa kong vlog. Ang plano ko is, oh, tarik pala nito. Ang plano natin ay mag-keep na lang ng dalawa. Dalawang motor na lang. Isang adventure bike. Ngayon, hindi ko pa masasabi sa inyo kung ito yon or magiging mas malaki dito. Abangan. And second is a scooter. Ngayon, hindi ko pa alam kung ilang cc or anong displacement, no? Hindi ko pa talaga totally alam. Wini-weigh ko pa yung options ko. Gusto ko nga sana yung smaller displacement na lang para, alam mo na, meron din tayong ganun. Pag nagre-revisit ka or gusto mo scooter kay lahat, parang ganun. So pwede nating magamit. Or maxi scooter na talagang pang expressway. Hindi ko pa alam. Depende pa rin siguro sa budget. Pero yun ang gagawin ko. Isang adventure bike at isang scooter. To answer your question, yun ang ikikip ko, yun yung pangmatagalan. Abuti na yun ng ilang taon. Sa ngayon kasi hindi pa tayo makakolekta ng bike dahil bukod sa kawawa naman sila, nasa garahe lang dahil pandemic, bihira magamit. In this trying times, medyo impractical na gumastos ka ng maraming motor. Yun ang plano natin. Okay, so that's it. Ni-utilize ko lang tong oras namin pa uwi kasi nga hindi ko na naman siya ma-vlog dahil nga nakita na natin to. Oops, laki ng truck. So minaximize ko lang ang ating time pa-uwi. Okay, and hopefully kahit pa paano nakagawa tayo ng nakabuo tayo ng isang content na ganito kasi marami nga nagtatanong. Alright, so kung meron pa kayong ibang mga questions, burning questions, comment below. Ano pa bang mga gusto nyong itanong kay JT? Ano pa bang mga gusto nyong malaman? Okay, so sa ngayon, biyahin na lang muna tayo pa-uwi, and kayo, stay safe kayo sa bahay as much as possible. And sa mga kailangan naman bumiyahe, ride safe. Okay, so hanggang dito na lang ulit tayo. Don't forget to subscribe again para hindi nyo ma-miss ang mga adventures natin. Once again, this is JT of MoTour. Adios, motoristas.